Pero ang sa palagi mo sa panahon ngayon, millennial and everything, big deal pa rin ba para sa'yo bilang isang actress na kilala ka bilang isang napakagaling makahusay na actress? Big deal pa rin para sa'yo yung big deal? Hindi. Kasi sa akin, mas importante yung project eh. Tsaka, di ba nga, sabi nga nila, there is no such a thing as small role or big roles. Kung kunyari, isang eksena lang ako, pero magkita naman sa'yo, pagnood naman sa akin, nag-stand out naman kami ng mga ka-eksena ko. So, di ba, happy na ako doon. Pero, syempre, maraming salamat pa rin sa importansya na, na binigay ng mga producer sa amin. Kasi nga, kahit pa paano, wala naman kami yung may mas mataas, may mas mababa. Lahat kami equally, ano talaga, na napansin dito. Karamihan sa mga artista, sa mga kapalawang mga natin, mga veterano na, namimili na sila ng role. Mm. Ikaw ba, paano na ba, paano sabihin na, ayokong role na yun, di bago sa akin? Ayokong role na yan, medyo ano yan? Madami naman akong ganyang pelikula, like indie, madami akong tinanggihan talaga. Kasi kung tanggap din lang ako ng tanggap, matatypecast ako na kung lahat ng pelikula nandun ako. Yung parang may sabi lang na, ay, andun naman siya. Sa akin yung mga roles mo nung araw. Diba? Yun, diba? Parang hindi ko naman kakayanin. So, pag ganun, isasama kita. Namimili talaga ako. O kasi nakakahiyano naman. Ba nakakahiya ano? Kung makikita niyo pa yung gagawin mo yung role mo dati ng ano, lalang ilang day. Parang panat na sa internet ko. Hindi, at saka siyempre nagkaroon ka ng position. Oo, tapos government official pa ako, tapos makikita mo ako nakakulog na. Pero kami ni Aiko, kaya kami ngayon, matagal na kami magkaibigan. Matagal na kami ngayon, may past kami. Siya ang rason, ba't kami nag-iwala mo? Ano yung pinatakulong pa kaya ng chocolate sa bahay? Alam na. Ano naman tayo pa, pamandong ka. May past ka pa. Since about nakalipas ito ni Damaso, I mean, talking about the past, ano sa nakaraan ninyo yung gusto niyong balikan? Ay! Yoy! Kuya! Ayun ang something. Ano yung start na? Sige, pupupukin lang. Ba't ako natabi kay Aiko? Para bilhin ko kahit hindi mga kita katabi. Katamaan ako eh. Siguro po, ako po, nung mga times na sobrang nagiging mahiyain ako. Kasi parang hindi wala po akong parang believe sa sarili ko or sa kakayanan ko before. So sana parang mas in-encourage ko yung self ko. Grabe po kasi ako mag-down ng self ko. So how did you gain your confidence now? Mahirap po nung una kasi po nung kaunahan na bully po ako sa school. So medyo mahirap po mag-rise up. Lalo na ito pa po yung papasukin ko yung sa showbiz. So nahirapan. Pero po with the help of my family and friends at syempre like the po natulungan. Was there someone who inspired you? Ano po, ang family ko po tayo. Lalo na po yung mom ko, super strong po na. Okay. Habang sa kanilang akong boyfriend. Very malakas na siya. Ako, ano, honestly, kasi for the longest time, I was in the music industry, diba? Tapos lately na lang ako pumasok sa acting, gano'n. I was in theater, pero iba yung nagkakaroon ng mga serye, okay? So, siguro isa yun sa mga bagoy ko, parang sa simula pa lang, papasukin ko na siya. Kasi iba rin pala yung, ano, yung growth mo as an artist. Meron kang mapupulot na makakadagdag sa artistry mo. Ayun, plus also because of that, I was just in the music industry. Hindi rin ako masyadong malapit with artista, mga ganun. Kasi bihira ko naman sila din nakikita. And ngayon, because of ano, my inclusion in like, movies and series, parang nakita ko, ang sarap pala na nakasama mo sila on and off screen. Because of that, may ano, minsan, well, labas tayo, magkakasama-sama kami. I never had that before. Kasi nga, tugtog, uwi. Like, yun lang ako before. So, yun, isa yun talaga sa mga babagoy ko. Maaga pa lang, bubuksan ko na kagad yung doors ko. Pero nawinus ka na namin sa pagkanta. Well, isa yun sa mga goal ko for 2020. Na, actually, I started writing again. Siguro kalahati of this year. Nagsimula na ako magsulat ulit. So, definitely 2020 may mga lalabas na. How about Miss Aiko? Ito na. Nakakatawin mo ito na. Pressure to go sa sabi ko. Wala akong binabalikan eh.
gusto ko lagi ano nire-reinvent ko yung sarili ko. Kagaya nung ano, nung Wildflower, di ba? Nag-off-beat role ako for the first time, nag-contributa ako. So I want to try new things para naman yung audience ko rin hindi naman ma-bore sa akin. At saka ngayon, you have to keep up kasi with the millennial, ano, di ba? Mga artists na yan, daming humusbo. So you have to keep up with them in the sense na pag hindi ka nakisabay sa agos din, baka mapag-iwanan ka sa parada, di ba? So that's why I have to keep on reinventing myself. So next year, that's something that they have to look one, to watch out for kasi kung daring na ako. Wow! Joke! Joke lang. Reinvent ako sa sarili ko. And mas marami ako, mas magiging busy ako next year. Kasi under the new management na ako ni Arnold Begafria. Nice. So, ang dami kong projects na nakalain. Pwede po ba namin malaman kung ano yung mga projects? May dalawa na ako endorsement na gagawin. Praise God. So, pagpasok ng next year, meron akong movie na gagawin under ALB Productions. Yun yung something. Parang ang working title namin is parang something like Titas of Manila. Something like that. So, maybe. Alam niyo po ba kung sino makakasama niyo? Alam ko palang kasama ko si Sunshine. Tsaka ako. Yung iba hindi ko pa alam. Basta ano siya, women empowerment na movie under ALB. Tapos sa yung dalawa na ito ka pwede sabihin. Abangan niyo na lang. Kasi ano? Nagdibchismosa. So ikaw ang sabi. Pero kung meron akong babalikan at gusto kong ayusin, siguro yung lagi kasi ko nag-iisip kung ano yung mas maganda. So, lagi sa sarili kong assessment. Kung babalikan ko man ng ilang bagay, dadagdagan ko ng yung assessment din ng mga katrabaho. Kung paano rin yung tingin nila. Kasi I was always pressuring myself to do the utmost best. And most of the time, it was misunderstood. So, yun. Pero, yun na marami. Sa'yo ko, report din ako ng consultant. Meron na, kasi controversial. Pwede naman po. Magpas pa na ako. Ba? Ano yun? Wala lang. Ba't ka nag-resign? Pero yung ano, pero yung trabaho hindi ko iayaw. Nagkataon lang, nagkaroon na ako ng mga personal pressures. Kakaasikaso ko ng OFW. Nakalimutan ko, may pamilya rin ako. Na kailangan ako. May anak ako. Grabe sir niya, nung nasa position pa siya, may isang tawag ako sa kanya. Inabalan niya talaga kasi meron akong kaibigan na na-stuck sa ibang bansa. Siya yung umayos. Ganyan si Arnel, yung hindi niya tatantanan kasi napaka hands-on niya to a point na magiging to a fault na kasi nakakalimutan yung sarili niya sa pagkakaroon niya ng big love para sa tao. Kaya ang hirap kasi ang unang kong kinagulat doon, ang dad ko, na lagi tawag ng tawag sa akin yan, nagkakaroon na siya ng missed calls. Hindi ko alam, may sakit na pala siya. And then my daughter, nagkaroon na ng jowa, eh kadalasan yun, ano yun? Updated ako. Hindi ko na rin namalayan. Mag-iisang taon na pala, hindi ko siya nakasikaso. It causes a lot of misunderstanding. And I cannot sacrifice my family. You know, kaya yun na lang, yun nga lang ang kasama ko. Mas importante dito. Oo, wala mo na. Charat. Bakit wala? Wala, it was too busy. Mamatay. Wow! Mamatay wala. Wala nga. Wala nag-inspire. Nagpapa-inspire sa'yo. Europe. Ayun, maski crushes lang. Mahal din eh. Nasa rumba na ito? Starts with the letter. Letter M. Hindi, ano mo, masalap. Kasi ano mo, pag ang trabaho mo, puno-puno ng stress, lagi maganda yung... Lagi mayroon mga, sino yun? Ang kitang na, di ba? Kakala ko
meron talaga. Parang, I'm sorry naman. Pero i-clarify ko lang, yung naging trabaho ko sa OWA, isa sa pinaka rewarding, fulfilling sa iyo bilang tao. Kasi meron kang power na naaayos mo yung problema ng isang tao na hindi malamang kung kanino lalapit. Kaya lang, ang laking nanghihingin sa'yo. Kaya hanggang ngayon, yung frustration ko at saka yung burden na yon dala ko pa. Kaya lagi ko kausap yung mga taga-OWA, yung mga taga-agency, because I still want to contribute doon sa maayos namin yung mga sitwasyon ko. Malaking bagay siya. Malaking parte ng buhay ko. At leaders, diba? How about naman you, Gene? Oo, sana nung high school ako mas nakinig sa mga pag-aaralan namin yung noon. Basta mas nakatuloy sa akin. Seriously, nothing specific naman po. Siguro, sa nakaraan, sana mas naging present ako sa moment na yon. Mas pinahalagahan ko yung mga nangyayari, mga tao. Kasi, nung times yun, iniisip ko lagi yung future. Kaya ako nagiging anxious. Pero, pag iniisip mo kasi yung present moment, in the moment ka, parang mas may peace of mind, mas mindful ka, mas na-appreciate mo lahat ng bagay. Siguro yun lang yung gusto kong pag- When did you stop thinking of your future? When you won the bidaman? Kasi nung nanalo po, parang nilalagay ko yung pressure sa sarili ko kasi paano yung expectations sa mga tao. Wala pa kasi akong nagagawa mga projects. Tapos baka isipin na sobrang magaling kasi nanalo nga po ng bidaman. So parang I gave myself a break na parang hinga. Tapos parang gusto ko lang na i-enjoy yung moment. Na kung ano yung ginagawa ko, ibibigay ko yung best ko ngayon. Mamaya ako naisipin yung future. Kasi alam ko, kung ano yung ginagawa ko ngayon, makakatulong naman sa future. Parang ganun. How about you, Marlo? Meron ba? Balikan? Well, isa lang naman na gusto ko balikan, yung moments na buhay pa yung mami ko. That's, parang kahit hindi siguro ako sa nasa showbiz, parang I would choose to go back to the simpler life we had back then. Yung buhay pa siya, maliit na yung bahay namin, yung mga ganun. At least, one happy family kami na hindi man ganun kami daming pera, pero masaya kami. Kasi ngayon, siguro I have a bit of success and a bit of career, pero kulang na kulang pagka wala yung family, I mean, yung mommy mo. Kasi parang, para sa mapapad ginagawa mo itong mga bagay na ito, kung wala naman yung reason ba't ka nag-start and bakit ka kumakayo, di ba, para sa kanya. So, ayun na naman, gusto ko lang bumalik kami sa dati, pero wala nang sabi ni Miss Aiko, I choose to reinvent myself and not think about who I was before as ako, pero as a whole, I want my family. Kumusta yung pagbisita mo sa Punta Tomato? Weird, kasi never kong in-imagine na ganito kaaga, hindi ko na pala siya makikita. So, medyo malungkot and as much as possible, ayoko sana punta kasi daming naalala. Pero, you need to move on, you need to face the reality na wala na talaga siya. Ano ko na lang, cherish ko lang yung moment ko ni Dad. Kasi mo kasi eksena kayo sa pag-aaral. Oo, siya yung kasama ko lagi. Usually kasi yung mga ganito edad sa taping, ay tsaka yan si Riva. Iba sila yung makulit lang, ginag-aaral ng script, basta lagi may nakatelepono. Ito, seryoso sa pag-aaral? Oo, laging nagbabasa yan dun sa sinong dalawa. Nagbabasa sila yung script nila sa 10. Hindi yan makulit. Kasi nga, alam niyo siguro mahirap yung Tagalog. Oo, sobrang mahirap kasi yung Tagalog ng mga yun. Never namin siyang nakita na hindi nag-aaral. Sinan na naman. Kaya pagka nag-eksena, alam na yung gagawin. And it's always worth mentioning bagong pumapasok sa show business na meron ganong pagpapahalaga sa disiplina na required. Hindi sila ng chika-chika. Sirap-dairap talaga siya sa Tagalog. Sirap-dairap siya sa Tagalog. Kasi tsaka ako po kasi parang first language ko talaga Bisaya. Saka English din kasi sa Cebu. Wala kang accent.
sa school nagka-develop numero. May curious ako dun sa, siyempre ang leading lady mo, si Riva. Di ba, may pakilig-kilig sa Nori kasi kay Crisostomo. Crisostomo, dito, anong, kumusta yung... Ano po, before, sa araw po, the day before na mag-date po kami ng My Son and Irene, nakilala ko po kasi siya sa Showtime. Gumawa po kami ng broad number, so parang naging comfortable na ako. Kaya nung pag-take na po namin, parang naging natural na natin yung chemistry na ako. Riva, tsaka yung, parang hindi na po namin naisip, parang naisip po lang talaga si Ibarra, tapos siya parang naramdaman ko na. Hindi na pa rin talaga. I just wanna know, most young people nowadays, kasi parang usually kinakalimutan yung past. Lalo na yung mga, for example, I don't want to specify, pero for example, yung Marcos era, parang kalimutan na natin yung nangyari. What's your takeaway sa mga ganito ka na, and what's your advice sa mga tao kinakalimutan yung past? It's important to be aware and to be knowledgeable about the past. Kasi that's how you would, that's how you would learn how to react, tsaka parang hindi naman maulit yung mga mistakes of the past. Yun talaga. That's why history is there to teach us lessons or ano, parang mas maging wiser ka. Parang ito lang yung pinaka-tingin. Nothing specific like about Marcos. Pero yun lang naman. About history. It's different. About you, Mark? Medyo guilty ako dyan. Ngayon nga, medyo hindi ako masyadong maalam sa mga dating mga nangyayari. Pero as you get older, very important nga talaga siya tulad ng sabi niya. Kasi what happened before talaga malaki naging impact niya kung bakit ganito yung society natin ngayon, yung government natin ngayon. Pero for me naman kasi, kunyari tulad ko, hindi masyadong alam yung past. Nasa sa atin pa din talaga yun eh. Nasa sa atin how we react, how we decide, kung gusto natin gumawa ng tama, kung gusto natin makatulong. So why not start by changing our mindset and simulan natin sa sarili. Oh, maganda yung may knowledge tayo before, pero kahit knowledgeable tayo sa mga nangyari dati, kung tayo naman hindi natin magawa umayos, paano tayo aayos lahat, diba? So I think isa sa lesson na tinuturo ng Damaso is kung paano natin dapat simulan yung change within ourselves bago muna sa ibang bago. So would you say in a way political din itong pinalaman? I wouldn't say political, pero it's for the people to I would say yes. Siguro kasi hindi pa ako, siguro dahil medyo alam ko yung buong nangyayari dahil ako yung writer, di ba? Madami siyang mga hidden patama sa mga nangyayari sa politics. Currently. Hindi lang siya very straightforward, but mag-i-guess siya din pag gano'n. Hindi action lang, Jing, kasi puro yung huli ka ni Sir. Ano lang po, nakakatuwa. Kasi sila, matagal po sila sa industriya to. Alam na po talaga nila yung ginagawa nila. And parang bilang bagwa, nandun yung mga iba. Ang pagtanaw na paghanga sa craft nila. And to be recognized na parang ginagawa talaga namin. Yung best namin, kaya sabihan na maganda ka doon yung gawa namin. Nakakataba po ng puso. Tapos, in a way, parang it inspires me and motivates me to do it. Yung diligence ba na yun, kahit ng sudyante ka pa or ng non-showbiz, ganun ka na, o sa showbiz ngayon na? Ako po kasi yung sudyante ako, iba talaga eh. Late ako pumasok, minsan umaabsent sa school. Pero pag kailangan, doon talaga ako. Pero dito naman kasi, parang, it's the real world na, trabaho na. Parang hindi na pwede yung chin-chin. So, yun po ng pelikula mo, kamusta yung unang araw ng shooting? Unang araw ng shooting, parang, grabe yung tension ko noon. Talagang kinakabahan. Pero tinulungan naman po mga kaeksena kasi sila, mga veterans na, instead na intimidate nila ako, parang hinila nila yung acting ko, kumbaga. Parang tinulungan nila ako, bigay sila ng mga payo, tapos talagang nagbibigay sila mga kareak. Ito ano, Marlo, kasi pag pinapinagulang mo na, may kinakaba ka ba sa pinulungan mo na mag-shoot? Kaya ka ba na ako talaga? Kasi sabi ko eh, may mga nagawa mo na mga pelikula, hindi ko talaga tuloy niya. For me ah, kasi passion ko talaga music, so mas ninenervous ako dito po, hindi ko nagagawa yung eksena. Pag hindi ako nakakasunod, nagpanik ako kasi yan lang, nakakahiya kay Direk, hindi ako maka-AF, hindi ako maka-deliver ng maayos. So, and I think na maganda din naman yan na sa lahat ng ginagawa mo, may nervous ka, ibig sabihin yun, take it seriously. Gusto mong maganda yung mga. I'm not mistaken, part of it lang yung the mall. So, I just wanna know, how is it different working on two different films? Kasi sobrang inyo
mo yung camera and magkasunod mo halos yung man. Nung ginagawa ko po kasi yung film na to, parang malaking adjustment siya kasi syempre, it's a period film. Tapos nung kinuha ko po kasi yung movie nila, guys. Natapos ko na po yung movie nito. Pero nandun pa rin minsa na parang kailangan ko loosen up, adjust kasi parang iba parang ganito. And kung ginawa ko po yung movie nila, guys, parang hindi naman po ganun kahaba yung parang role, hindi naman ganun kalaki yung role. Pero it's not much of that transition. Parang ako pa rin kasi sa movie nila. After Damaso and The Mold of Mary, what's next for you? Ngayon po, pinag-aandaan po yung bagong film. It's called Us Again. Sama ko po doon si Jane Oineza and si R.K. Pagatsing. Under Regal Films. Ito po yung pinag-aandaan po. Ito, nabal ko lang kasi yung nabagal sa 90%. Nag-workshop ka ba? Kasi sumaba ka lang agad sa Be Careful. Never pa ako nag-acting workshop. Kasi nga, aksidente nga yung pagkapasok ko sa Be Careful. So, nagsimula ako doon as talent, as extra, hanggang sa na-build up yung role. So, hindi talaga ako nagdaan sa acting workshop. In the middle, kunyari, nag-comensya kami, may mga parang love team workshop, pero wala talaga yung seryosohan na hardcore acting. So, wala talaga. Kaya, kinakabahan naman. Pero happy naman ako na, yun nga, ang laki tulong ng mga director, ng mga co-actors mo na kahit hindi ka man nag-workshop, sila mismo yung tumutulong sa'yo na ayusin mo yung pag-acting mo. About you, Marlo, ano yung next project mo after Damaso? Well, after Damaso, syempre dyan pa din yung UKG, pero mas mag-focus muna ako talaga sa music ko. Yan talaga yung gustong kong gawin, matagal na, and happy naman ako na nasimula ng ano album ko na ginamit yung kanta ko sa tatlong TV show, Lamp General's Daughter, BBB, Panihalik, so happy ako doon. So gusto ko lang ituloy-tuloy. Namiss na namin kayo nila, ano yung na Janelle. So, may possible na next year magsasama kayo even sa song lang, magkulag-kulag kayo. I don't know. Wala pa ako alam. Pero yung book namin na kami yung cover, sobrang successful siya. For more than a year, number one pa din kami. Oh, and, yung cover. Mm, friends niya sa nag-hit na ba kayo? Oo, nang hindi pa siya naging start yung pati ng game. Nagpa-picture siya kasi friends. Tapos tinatawag niya akong Juanito. Tapos, basta sobrang sweet niya na girl. And then, yun nga, sobrang fan siya nung book. And I'm very happy for her success niya. So, yung, So, ano pa yung dapat namin asahan sa'yo dito niya sa album? Mga teleserye mo? Abangan na lang nila. Baka nila, mag-post ko na lang. May mga plans, madami. Sa palagay mo ba, mas natsushine ka ngayong solo kasi dun sa may ka-love team? Well, ipo din talaga yung impact ng love team. Dahil alam mo naman sa Pilipinas, hardcore ano tayo, fanatic ng mga love teams. Pag nag-abroad ako, pag bring up ko sa mga nakikilala ko na love team, hindi nila alam yun. Pananghawa lang ganito sa bansa namin na magpaparampatayan yung mga fans or paglalaban nila pag may iba ng kasama, magagalit. Doon very ano sila, very open sila na may love team ng iba. Pero happy naman ako sa career ko solo kasi at least patunayan ko na kaya ko naman pala na kumalas. How about you, ano, Jade? Kasi nasabi na dahilan ng pagkawalan ng ibang show, hashtag, and dahil sa marami exposure yung Bidaman sa showtime, ano masasabi mo din? At kamusta yung relationship ninyo with the hashtags? Hindi naman po siguro na nawalan sila. Parang, nung time na po kasi parang kailangan po talaga parang mas ipakita yung Bidaman. Kasi yun po, isang contest, tapos para sa grand finals mas maabangan ng mga tao. Pero ngayon po, nakakasama ko sila sa trabaho, sobrang sarap nilang kasama, sarap nilang kausap. Tapos ano, nandun din yung, syempre, mga lalaki sila, tapos Bidaman. So parang nandun din yung kulitan. And parang nagbibigay din sila ng mga advice sa showbiz dahil magkawad nga kami. Pero walang beef, walang alin. Nagbaban ba kayo after the show pag may mga time kayo? Nagpa-party, nag-dinner, o whatever? May hashtags? Opo, lalo na nung anniversary. Dahil yun, talagang malaking bagay sa show. Speaking of anniversary. Pero before, nagkakaroon po kasi ng mga crowd numbers kasama, hashtags, tutulungan kami sa mga performance, sa sayaw. And then doon din yung sila mismo, lumalapit din sila sa amin. Kasi, syempre, kung bago ka, ayaw mo naman parang mag-feeling close. Pero sila, nakikita mo na approachable sila, very friendly. And speaking of anniversary,
pinag-usapan yung performance niyo sa magpasikat. Grabe, marami pong mga sa performance mo. Ano masasabi? Gaano katagal yung pinagandaan? Yung act namin yan, pinagandaan na 5 days. At nakatuwa kasi sabi nung instructor, kami daw yung unang Filipinos na kumuha ng German. Grabe yung timing. Kasi pinadala talaga nila yung hotel. Kuha pa kami ng coach talaga. Kasi yun, sa simula, parang ang dahil na kasi mabagal lang. Pero habang ginagawa mo, hindi talaga siya. Hindi so ito nang sa rehearsal ba? Sumasablay-sablay. Bakit nung nandun, nakaka-parang bigilin niya. Tsaka parang wala ka namang sugat. Parang isang maling ano, pwedeng may mga. Ano po kasi, nung bago sumalang, parang kailangan talaga ng laks ng loob talaga. And luckily naman, wala, una, mga first few days, first day, wala nangyari. Kay Andy, parang siya, kinakabahan siya, sinabi niya, Jin, ikaw na lang sumali nung act, please, ikaw na lang. Tapos ako, hindi kaya, gusto ko kasi parang kami na lang. Pero yung second day, parang sa nandun na yung marag kasi malapit na, tapos parang new skill na inaaral namin. Kasi ang dami mong iisipin, yung paa mo dapat straight, saan ka titingin, para hindi maano yung fingers mo, di madaganan. Tapos, parang sa dami ng inisip kasi ni Anne, nakabitaw siya. So, ano, tumama yung baba sa sahig. Tapos parang may malalaking pasapa nga siya. Sa ko naman, same day din, na may time na masyado kong iniisip yung katawan ko, yung paa ko, hindi ko na nalang. Bumagsak yung leg ko sa lumbar. So, delikado siya pag hindi mo ginawa ng maayos. Pero pag focus ka, okay naman siya. Hindi ko masasabi na smooth yun. Talagang ginawaan kami na ginawa, pinaghandaan namin. Pero nung final, parang walang kahirap yun yung ginawa. Congrats ka. And nagkaroon kayo ng pace. Yun nga, first time po namin na magpasikat tapos na naka-brace pa po kami. And kasama ko po pa sila Ann, sa Chang Abi. Nakakatuwa. So, Lee Jing, habot ko lang kasi na mention yung mix kanina yung love team yung album. Ikaw naman, what are your thoughts na kami ginawa sa interview? Kayo lalo ba yung management or ikaw personally? Ako personally, it's a good thing kasi alam ko makakatulong yun sa karina. Pero right now, kasi, alam ng mga tao, I don't know if you guys know, pero alam ng mga tao na meron ko girlfriend. So parang mahirap na also may tagla sa'yo. Parang mahirap kumagat yung mga tao sa ganun. So, parang gusto ko rin i-break yung parang trend na kailangan mo na may love team. Parang maganda kasi na you're known for your work. Hindi dahil papakilig lang kayo. Kailangan mo na kasama. Pero, it's not a bad thing naman. It will help you. Pero, right now, parang I don't see it as unneeded. Si GF ba? Favor na member mo karong kalapalapin? Parang pag-usapan namin yun dati pa before ako na pero she's very supportive. She supports me sa mga dreams ko and parang sabi niya naman na okay lang naman sa kanya pero di natin alam pagdating ng araw na meron. Ano si Buho siya? Sa Buho. Ikaw, ano niya yung picture mo? Showbiz or non-showbiz na chicken? Non-showbiz. Bakit? Kahit sa mga friends ko eh. Parang basta imit lang kasi pagka, alam mo yun, non-showbiz. And tulad ko, mga friends ko is mga nakilala ko dahil yung high school, college. Those are people that really love you. Hindi sila nasasila sa mga naman na naging ka. Pero wala, madami kayong mabait sa showbiz. Hindi ko naman nila. But I prefer non-showbiz. Kaming dalawa ni Direk Gina, talagang tinututukan niya ako na paano kung may iba yung atake ko bilang Kendra dito kay Emilia. So, luckily naman, kahit paano yung ratings namin, natalo namin sila ng ilang araw. So, syempre, it goes to show na napapansin na rin yung show namin. So, hindi naman na, kumbaga, masaya din ako na kahit paano na lumipat ako sa Kapuso, inaabangan pa rin yung character. Ito yung kadena ng video mo? Oo, yes. May pressure ba na kasi katapat mo yung dati? Meron. Sobrang laki. Kasi ang tagal na nila eh. Kami, ilang months pa lang, 2 months. So, syempre, mas meron na silang captured audience, di ba? So, kami talaga, dasal talaga, yung double time yung pag-ano namin ng magandang script also. Miss Aiko, having been in showbiz for so long.
what do you think I guess the love of my craft. Kasi if you do not love what you're doing, you won't last this long. And syempre, yung gratitude ko rin na, you know, utang na loob ko sa business na to, kung bakit ako maayos ang buhay ko at mga anak ko, patuloy na pwede kong mabigyan ng magandang future dahil sa trabaho ko. Kaya minamahal ko itong trabaho. Working with young artists, right? Ay, ang dami. Ang iba. Dati sa amin, walang primadona. Lahat nung time namin, pag sinabi mo 7 a.m. or 6:30, ako nga hanggang ngayon na ano, na nandito na ako, yung attitude na gano'n, nadala ko yun hanggang ngayon, na 6:30 minutes before call time nandun ako, nauna pa ako sa ano namin, generator. Samantala yung mga ibang artista, wala, mga 10 o'clock. Parang sabi mo, tapos pagdating sa ano, sa taping, hindi nila alam yung linya nila. Eh kami, inaalam ko agad eh, na pagdating ko sa sequences, alam ko yung linya ko. Tsaka nakaka-pressure din to work with Direk Gina Alhar. Kasi si Direk Gina Alhar, multi-awarded actress yan, plus director. So parang di ba? Pero ito mga itong mga bagets, hindi ko na may mention. Tago na lahat sa pangalan. Charot. Okay. I keep on telling them that, you know, for you to start, ang ano, oh yeah, I did tell them na, sabi ko, if you want to stay longer in this, ano, field, you have to be humble. You have to love what you're doing. It's not all about the money or the compensation, the perks, no. You have to love what you're doing. Saan po ba mas, okay, nakakawin po ba talaga, saan po ba mas lalong professional? Sa kapamilya or sa kapupo? Nakakatawa ka. Doon lang ako sa org. Ha? How was working na lang with the two networks? Ha? How was working with the two networks? Siyempre, ano eh, pareho kami utang na loob sa, ano, Kapuso, tsaka sa, ano, sa ABS. Wala naman akong bad blood with the ABS. And in fact, nakita ko nga ang mga bosses ng ABS. Sabi na kayo nakababalik. So, ibig sabihin, welcome pa rin ako sa DOS, di ba? So, yun yung siguro it pays na when you have a good working relationship with two networks, you can, ano, magtalon-talon. So, pero may offer po ba sila ngayon? Sabi nga sa akin, bumalik na daw ako. So, malay natin, di ba? Hindi natin alam. But as of now, tatapusin ko muna yung obligation ko with Jimmy, which is yung prima donnas, kasi extended kami. You said about your son, Oo, kaya lang hindi siya magko-concentrate ngayon sa showbiz kasi he's studying, so gusto niya muna tapusin in 2 years' time. And if in 2 years' time, meron pa rin clamor na for him to be part of this business, then that's not the only time na. Wala, I'm like that naman. I've always been supportive to my kids, lalo na pag yung anak ko, yung isang anak ko, sports naman. Si Andre, gusto niya, ganyan muna, aral muna. So, support lang. It's been almost a year since matapos yung Wildflower and until na, nakakakuha pa rin ng awards. Oo nga eh, si Maha. Yung Maha nanalo sa media. Right, yes. Sobrang saya kasi grabe talaga, and ang dami nagme-message sa akin na from Nigeria kasi pinapalabas ang Wildflowers sa Nigeria ngayon. May mga fans kami lahat. Yung mga Emilia, team ano, Ivy, Lee, ano, kay si Lily. So lahat kami masaya dahil hindi lang kami sa Pilipinas sa kakilala, sa iba-ibang bansa, Korea, sa Busan. So masaya kami. And sabi ko naman kay Maha when she was doing Wildflowers, sabi ko, itaga mo sa bato, sabi ko, mananalo ka ng madaming awards dito. Nagdilang anghel ako kasi magaling talaga si Maha sa Wildflower. And muli kayo magsasama ng Miss Sunshine Cruz sa Pilipinas next year? Oo, magsasama kami kasi under one management na lang kami ni Shine. So, excited ako.